Gigil na raw sa pangangampanya si Senator Manny Pacquiao ngayong palapit ng palapit ang halalan. At sa pagkakataong ito, halos hindi na raw siya hihinto sa pag-iikot. Para sa detalye live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, saan nangangampanya si Senator Pacquiao ngayon? Sumapit na mag-election. Cheryl, sa mga oras na ito, nandito kami ngayon sa Borongan, Eastern Samar, dahil para sa linggong ito, mga probinsya naman ng Samar at Leyte ang tinarget ikutin ni Senator Manny Pacquiao. Kulang-kulang dalawang linggo na lang kasi bago ang halalan, talagang kakaririn na daw ni Senator Manny Pacquiao ang pangangampanya, umaraw man o umulan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan ilang minuto bago magtalumpati si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao sa Katarman, Northern Samar. Pero game siyang nagpaulan at hinilamos pa ang tumutulo mula sa trapal. Sunod na destinasyon, Kalbayog at Katbalogan, na higit 40 kilometro ang layo. Inabot na nga siya ng alas 10 ng gabi sa huling itinerary, pero laban pa rin si Pacquiao, pati na ang di mahulugang karayom sa dami ng mga supporters na naghintay sa kanya. Ang ilan sa mga ito, naghintay kahit pa yung walang mga face mask. Ganon daw ang gigil niya sa pagtakbo sa pagkapangulo dahil punong-puno na siya sa sitwasyon sa bansa. Kung posisyon lang gusto ko sa gobyerno, pwede ako mag-compromise, pwede ako magtanggap ng pera, magpabayad, na hindi na ako tatakbo, o kaya magsinador lang ako, okay pa, pwede pa. Pero hindi yan ang hangad ko. Ang hangad ko na makita na may pagbabago sa akin ang kakahangan. Kung siya raw ang mananalong pangulo, easy win na ang palakasin ng ekonomiya basta manak out daw ang pinakaugat ng kahirapan, ang korupsyon. Sino mo magmamatigas, gagamitan na niya ng husay sa boxing. Hihilain ko talaga yung mga ganit na yan, mga politiko na yan, mga kawatan niya sa gobyerno. Mupalak sila di. Sa apirkat na ko sila pumupala. Natanong na rin natin si Pacquiao kung anong masasabi niya sa pagiging bisita ni Pangulong Duterte sa birthday party ng FBI Most Wanted sa kasong sex trafficking na si Pastor Apollo Quiboloy. Sa akin, karapatan niya man niya na bisitahin ang isang tao na silver ng kanyang kaarawan. Pero yung hindi ibig sabihin yun na absuelto na siya doon sa problema niya sa Amerika. Kaya managutan pa rin niya yun. Mon, ano-anong lugar na raw ang tututukan ni Senator Pacquiao sa kanyang pag-iikot? Cheryl, sa ngayon, talaga nakatutok sa Senator Pacquiao sa Samar at Leyte. And for today, itong Borongan, Eastern Samar ang huli sa mga nakatakda niyang bisitahin in terms of Samar provinces, no, or in terms of Samar towns and cities. Tapos na siyang mag-ikot sa Katarman, sa Katbalogan, maging sa Kalbayog. At after this one, edediretso naman sila sa Tacloban kung saan nakatakda sila magsagawa ng isang grand rally. Ito yung mga areas talaga na tinatarget ni Senator Pacquiao ngayong last 2 weeks na lang ng pangangampanya, dahil according to him, mas mag-focus na lang daw sila sa Visayas at Mindanao para mag-iwan naman ng recall bukod sa mga kapwa niya Bisaya, kundi higit lalo daw sa mga mahihirap na Pilipino. Cheryl. Kabilang endorsement ang nakuha nila. May nakuha rin ba ang senador so far? So far, Cheryl, alam mo, sa mga pinupuntahang lugar ni Senator Manny Pacquiao, bagamat palaging kasama sa kanilang schedule ang pagka-courtesy visit, hindi naman siya nabubukya sa mga pagtanggap sa kanya ng mga lokal na opisyal. Yun nga lang, kakaunti o halos wala talagang nag-endorse sa kanya sa pagkapangulo. Lalo't may mga sinusuporta na nga rin ito mga iba pang kapwa presidential candidates ni Senator Manny Pacquiao. Pero ang niya talaga hinahabol na ma-endorso siya ng mga lokal na opisyal, lalo't di naman doon niya kailangan makipag-compromise sa mga ito. Talagang ang target niya ay magbigay respeto lamang sa lugar kung saan siya nakatakdang mangampanya, pero talagang ang mas target niyang kausapin at mangampanyahan ay yung mga mahihirap na Pilipino. Ito nga, no, yung mga nasa grassroots or mga ground, nasa ground daw na mga tao. Sheryl. Nasa last stretch na nga ng campaign period. Abay, may nakakasama na ba si Senator Pacquiao sa kanyang pangangampanya katulad ng representative ng kanyang katandem na si Congressman Lito Atienza?
Alam mo, Cheryl, mula nung kanilang grand rally sa pinaglabanan shrine sa San Juan, kung saan nagkaroon nga ng representative si Congressman Lito Atienza, kung saan ito yung kanyang anak na si Chichi. Eh, ngayon, sa pag-iikot ni Senator Pacquiao dito sa Visayas, wala ulit na kumakatawan dito nga kay Deputy Speaker Atienza. Kaya naman tanging si Senator Pacquiao na lamang ang nangangampan niya or nagbabanggit ng pangalan ni Atienza sa mga botante. At huwag daw kalimutan nga itong kanyang running mate. Kaya kasi nga, ibig sabihin talagang hanggang dulo, ito raw si Atienza ang kanyang gustong manalo rin sa kanyang laban, Cheryl. Sabi mo nga, umulan, umaraw, nandyan yung mga supporters ni Senator Pacquiao. Naririnig namin, Mon, ano, yung hiyawan dyan sa iyong likuran. Abay, umuulan pa ba o araw na yung pinapayungan nila? At masasabi ba natin na madami naman ang pumunta dyan talaga na supporters? At may mga nakakasama ba si Senator Manny na mga artista rin? O talagang madalas ay silang mag-asawa ang humaharap sa mga supporters? Mga PDP Laban officials and members, ayan, isa-isayin natin yan, Cheryl, no? Sa ngayon, dito sa Borongan Eastern Samar, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Kaya nakikita nyo mga nakapayong talagang pananggayan sa ulan dito sa lugar, no? Pero talagang hindi nila alintana itong buhos ng ulan. Makita lamang si Senator Pacquiao. Marami-rami. Kasi itong buong sa harapan ng City Hall ng Borongan Eastern Samar ay napuno rin naman ng mga tao. Ganito rin halos ang sitwasyon dun sa Katarman na unang pinuntahan ni Senator Pacquiao. Biglang bumuhos yung ulan pero hindi nag-alisan yung mga residente. Yung iba nagpunta dito sa stage, no, talagang nice lang talaga nila makita itong si Senator Pacquiao. Hindi maiiwasang maging ganito talaga yung dami ng mga taong sumusuporta kay Pacquiao dito sa Borongan dahil baluwarte ito ng isa sa kanyang senatorial boss na si former Eastern Samar Lutz Barbo. Kaya talagang expected talaga nila na maraming susuporta dito sa kanilang kampo. In terms of mga pagsama ng mga artista, alam mo, Cheryl, noong rari lang nila sa pinaglabanan shrine, tayo nakakita ng marami-raming bilang ng artista sumuporta kay Senator Pacquiao. Pero sa pagbabalik ng kanya pag-iikot sa Visayas area or yung mga usual campaign strategy ni Pacquiao, wala ulit silang kasama ng mga artista. Tanging si Senator Manny Pacquiao at kanyang may bahay na si Chinky. Kung kanina narinig ninyo, kumanta pa si Chinky bilang yan yung kanilang parang pang-aliw sa mga botante dito sa lugar. Pero other than them, wala na, Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.